Espiritu Santo. Amen. Sumabay po tayo sa pambungad na awit. Mga kapatid, sa katahimikan ng ating isip, puso at kaluluwa, alay natin sa Diyos ang lahat nating pasasalamat, personal na intensyon, mga kahilingan, at lahat ng nilalaman ng ating isip, puso para sa ating sarili, sa ating pamilya, at sa mga taong nais nating ipagdasal. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kahinaan. Sa panahon na hindi natin sineryoso ang mga alituntunin ng ating Panginoon, upang tayo'y maging karapat-dapat sa banal na misa. Sabay-sabay po, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Atin din pong inaalala ang buhay kabanalan ni Santa Rosa de Lima, Dalaga. Manalangin tayo, Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig, anupat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig, upang tanging para sa iyo makapamuhay nang may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban bilang tugon sa kanyang pagdalangin. Kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalasap ng tamis ng pag-ibig ng iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo Diyos magpa sa walang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na iyong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo,
Mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang pinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babaluti ng balat. Bibigyan ko kayo ng mga hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, Hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nagtayuan. Sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinabi nila, Tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, Bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibalik kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri, yamang nangagligtas sa tulong ng puon sa sariling bayan. Sila'y tinipot, pinagsama-sama, silang at kanluran, timog at hilaga, at doon kinuha. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Merong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirihan. Wala ng makain kaya't nangugutom, nauuhaw na lubha ang katawan nila at naging lupaypay, labis na ng hina. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoon Diyos, sila'y tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahangahangang niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginoon, papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Thank you.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Sadiseo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moses at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon po sa ating lahat, mga deboto ng ni Santo Padre Pio. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede ba nating batiin po ang ating katabi? Magandang tanghali po, magandang kamusta po. Yan. Salamat sa Diyos. Palagi kong sinasabi, when we attend Mass, it is the foretaste of the heavenly kingdom of God. Pag tayo ay seryoso at may taus-pusong pagbukas ng ating kaluluwa sa misa, ipinaparamdam at pinapalasap sa atin ng Diyos ang kaharian, ang kanyang kaharian. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, nasa kaharian ka ngayon ng Diyos. Sige nga po. Yung isa parang robot, oh. Sige lang, challenge. Mga kapatid, ako po ay unang nagpapasalamat sa Ama, Anak, Espiritu Santo at sa Mahal na Ina. Sapagkat naalala ko pa noong ako ay estudyante, hindi pa po ako noon seminarista, ako po ay pumunta dito at magdasal. Sinasabi ko sa Panginoon, Padre Pio, ano po ba ang bokasyon para sa akin? Sapagkat masaya naman ako na nagtatrabaho sa barko as marine engineer. Pero nung pagpunta ko dito at pagdasal ko, Panginoon, ano ba ang aking bokasyon? Tamang-tama, naalala ko noon, isang matandang pare, ay ang kaniyang humiliya ay tungkol sa bokasyon. Sabi niya, tandaan po natin palagi, ninanais ng Diyos na tayo ay maging masaya at mabuhay ng ganap. Kaya ang bokasyon na ipinagkaloob sa atin ng Diyos, anuman yan, ay nawa bukas sa misyon na umibig. At to cut the story short, ako ngayon ay siyam na taon na paring redentorista, misyonero. At pangalawa po na pinapasalamatan ko sa dambana ng Padre Pio, siya po ay isa sa aking hiningan ng intersasyon at tulong sapagkat nung kasagsagan ng pandemya, COVID, ang aking daddy ay na-diagnose ng stage 4 lung cancer. Bilang pare, tinatanong ko ang Diyos, bakit ako pa? Bakit ang daddy ko pa? Pwede bang iba na lang muna? Nagsiserve naman ako sa iyo. Umiiyak. Ibig sabihin nun, pagpare ay hindi lagpas
sa kahirapan at pagsubok. Kaya sa aking mga panalangin, inihingi ko ang intersasyon ng isa sa pinakamapaborito kong santo, si Padre Pio. At ang aking daddy, hanggang ngayon, buhay pa. Kaya palakpakan natin ang Panginoon at sa Santo Padre Pio. Meron man tayong mga karamdaman, takot sa buhay, mga pagsubok. Sabihin natin, I give up. Remember always that God, through the intercession of the saints, the prayers, the devotion, may grasya palagi. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, may grasya palagi na ibibigay ang Diyos sa iyo. Sige nga po. So ito ang napakagandang mensahe ng Diyos sa ating lahat. And it's so timely dahil ang ating pagbasa ngayon ay tungkol sa pagpapaalala sa atin ng mga alituntunin. The commandments of God. What is the very meaning of the commandments of God for all of us? Especially devotee of Padre Pio. Marahil ang iba dito ay deboto ng mahal na ina ng laging saklolo. What is the very meaning and direction of these commandments to our faith's journey? This is the call of our readings today, my brothers and sisters. Ipinapaalala sa atin ng Diyos sa unang pagbasa, kung hindi tayo sumunod sa alituntunin na ibinagkakaloob sa atin ng Diyos, magiging katulad tayo ng kalansay. Do you experience to see a kalansay? Buto, patay, abaho, walang buhay. But when we embrace the commandments of God and we try our best to follow not out of fear but out of love, sa ating puso at kaluluwa, ang kalansay na iyan sa ating unang pagbasa, hihipan ng Diyos ng kanyang banal na espiritu. At ang kalansay na iyan ay babangon, magkakaroon ng buhay at magiging daluyan ng pag-asa sa iba. Kaya mga kapatid at mga deboto ng Santo Padre Pio, hindi ka kalansay, hindi ka patay, buhay na buhay ka. Kaya maging daluyan ka ng biyaya at pag-ibig ng Diyos sa iba. You are not patay. So the challenge of our first reading today is for you to be a bridge, an agent of hope and love and reconciliation to one another. Ito po ang hamon ng ating pagbasa. Sa ating ebanghelyo, pinaalala ng Diyos ang kanyang mga batas at alituntunin. From the very beginning, the meaning of commandments is for us to be able to love. The meaning of the commandments is for us to be good. Ang kahulugan ng commandments, to stay as divine, holy and divine. Ito naman talaga ang tunay na kahulugan ng batas ng Diyos. Manatili tayong mabuti at manatili tayo sa kabanalan ng buhay. Pero along the way, yung batas na iyan na itinuro ng Diyos, naging iba ang direksyon. Ang batas, sad to say, naging self-service, self-interest, ego, pride. Ang batas na ito, sundin natin. Kung hindi natin masusunod ito, hindi tayo maliligtas. Sino nagsabi? Ang batas ng Diyos for us to be happy. The laws of God for us to be holy. The laws of God, the direction of this is for us to be the new face of God in our modern time. Ito po ang hangarin ng batas, mga kapatid. Kaya nawa sa pagsunod natin sa alituntunin, as we follow the commandments of God, our hearts, our soul will open to the very meaning of the commandments, and that is to love, to say sorry,
to say thank you, to say God bless you, to say kamusta ka, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Kaya sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos, hindi ka niya pababayaan. Sige po. This is the very meaning of the commandments of God. Yes, indeed, God gave the commandments to Moses in Mount Sinai. And then dumami yun, 600 plus na mga batas ng mga Hudyo. Paano maglinis, paano kumain, paano maging proper. And then yung batas na iyan, ninanais ng Diyos na ating maintindihan. The second point that I would like to share to you, my brothers and sisters, in our celebration today, the law of God and the commandments will allow us to be more in relationship with God. Ang mga alituntunin na ito ay hindi para tayo ay lumayo sa Diyos. Ang mga alituntunin na ito ay para lalo tayong mapalapit sa Kanya. Love your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your body. You could imagine, no? When you embrace God wholeheartedly, yung mga sakit na yan, hindi yan makakano. Yung mga fear na yan, yung mga low self-esteem na yan, yung mga maproblema na yan, when you embrace God, it's like you are in a great pillar of light, giving you that energy to fire up at to continue your life. Pero pag wala ka sa Diyos, hindi mo siya kayakap, ibang batas ang yakap mo, magiging kalansay ka, magiging patay, lifeless. Even you're still alive, you're like a headless chicken running around. Why? Because you don't have a direction in life. No judgment. But when you embrace fully the commandments of God and the whole life of God, you follow Him, you imitate Him, Saint Alphonsus, the founder of the Redemptorist, saying, you hindi lang follow ka. You don't just following Christ. The invitation is you follow and at the same time you imitate deeply the very values and image of God in your life. And by that, you are embracing a great pillar. And then the missionary dynamism of the laws of God is, that's the third point. I love you, Lord. I praise you. I pray. I do my novena, Padre Pio. I do my novena in our Mother of Perpetual Help. I devote my whole life for you, Lord. The relationship is me and the Lord, straight. Is that enough, my brothers and sisters? The challenge of the commandments of God. I love God, but the challenge, me and kapwa, to complete the cross. Because the cross is a sign of hope, of reconciliation, of power within. Kaya kapag nahihinaan ka, mga kapatid, no? Bakit tayo pumupunta dito sa dambana ng Padre Pio? Mayroon tayong mga concerns at may something na nagbabothered sa ating isip at puso. Bumili ka ng cross, malaking cross, ilagay mo sa iyong pintuan, sa iyong sala, sa iyong kwarto. When you are down, when you are doubtful, when you are in fear, when you don't know what to do with your finances, look at the cross. The cross will tell you, I am here, your Emmanuel, who is always be with you forever and ever. No? Kaya napakaganda, mga kapatid. Kaya in this Mass, let us continue to beg. Wala po tayong may pagmamalaki. All your wealth, all your power, all your dignity and honor, zero, nada. In the very eyes of God,
But when we humble ourselves and we ask the wisdom of God, that is the true wealth, that is the true power, that is the true mission. As we celebrate also the very life of Saint Rose de Lima, anong sinabi niya bago siya mamatay? Kailangan nating mag-serve at mag-offer ng ating buhay sa mga taong nahihirapan. Why? Because when we help, when we do charity, when we accept them, when we love them, ginagawa natin iyon sa ating Panginoong Hesu Kristo. Father, because I am assigned now in our mission area for 1 year, nag-rest lang ako actually. Kanimangukol yun, Palawan. Father, nagdadasal naman ako sa Panginoon, pero bakit yung akin pang asawa at ang aking anak nalunod nung sila ay nangisda, hindi na nakabalik? Hanggang ngayon, Father, iniiyakan ko pa rin sila. Hanggang ngayon, Father, naghihintay pa rin ako sa dalampasigan na balang araw darating sila o napadpad lang sa isla. How many years na po ba, Nanay? 8 years na. Hindi ko alam kung buhay sila o ano, Padre. So paano mo yun? Paano mo yun na isa sa buhay araw-araw yung lungkot at takot at galit at tampo sa Diyos? Sabi niya, pinagningilayan ko palagi ang kanyang salita. At kahit masakit, ako ay nagsiserve sa chapel kahit na malayo. At pag naririnig ko ang Ten Commandments, pinagsisumikapan kong sundin. Alam mo, Father, kahit na matagal na akong umiiyak, may pag-asa pa rin na ibinibigay sa akin ang Diyos. Mga deboto ng Padre Pio, patuloy tayong umiiyak. Patuloy tayong we do our own personal lamentation. Struggles, difficulties, fear, the experience of death, sickness. But when we close our eyes, the commandments of God is telling us, I'm here and I will give you eternal life. Have faith. Trust in me. Choose life. Choose to enjoy life. Maiksi lang, deserve mo yan. And then embrace your mission. Kaya mga deboto ng Padre Pio, alam ko na alam ninyo sa puso ninyo ang commandments, kautusan ng ating Panginoon. Saan na tayo at ano na ang naging epekto ng mga kautusan na ito sa ating buhay pananampalataya? Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Ang lahat po ay magsitayo.
Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na nasa dambana ngayon, sa dambanang ito ngayon, at sa intersasyon ng Santa Rosa de Lima, ay aming ginugunita at ipagkaloob mong kaming pinalaya sa hadlang ng makalupa, ay tanging sa iyo lamang maging mariwasa, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesucristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa aming ibinibigay ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ang tanan. Ito ang pinanggagalingan amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at tumantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banalan kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon at inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa lahat. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, na ibinubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak.
kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Nagpapasalamat kami dahil kami iyong minarap at natumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Garcia na aming Obispo, ang Tanang Kaparian, Brother, Madre, mga laiko na tinipon mo ngayon dito sa iyong dambana. Mga kapatid sa katahimikan po, isama natin sa ating misa ngayon ang iba nating pamilya, kilala, kaibigan na namatay na. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mong manging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kasama ang kanyang banal na esposo na si San Jose, ang lahat ng mga apostoles, lahat ng mga banal, Santa Rosa de Lima, Redentoristang Banal, Alfonsos, Gerard, Clemente, Janoyman, Santo Padre Pio, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa, ang pagpupuri at kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong, Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Mga kapatid sa tagubilin na nakakagaling na utos ng ating Panginoon, lakas loob nating awitin ang panalangin itinuro niya sa atin. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, at iligtas sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan.
Panginoong Isokristo, sinabi mo sa iyong mga apostoles, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain niyong lahat. At sumain niyo rin. Mga kapatid, magbigayan po tayo ng tanda ng pag-ibig at kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ang pakikinabang sa katawan at dugo mo, Panginoong Isokristo, ay huwag nawang magdulot ng paghukom at parusa sa kasalanan namin. Alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, naway aming matanggap ang pagkupkup mo sa amin at kaloob mong lunas. Mga kapatid, narito ang Kordero ng Diyos. Ang tunay na alituntunin at batas ay may puso, pag-ibig. Pinapatawad niya ang ating mga kasalanan. Mapalad tayo ngayong tanghali na personal niyang inanyayahan sa kanyang banal na misa. Sabay-sabay po, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan at dugo ni Kristo ay magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ay pag-ibig ay
Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinalalakas ng banal na pakikinabang ay matutunawa kay Santa Rosa de Lima at Santo Padre Pio, para hanapin ikaw lamang at akuin ang bagong pagkatao sa aming pamumuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietralcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Tina muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang documentation at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad
ng mga turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo, para po sa mga kabataang inihahanda para sa pagkukumpil na nakadalo ng seminar, meron po kayong kumpisal ngayong 24 ng Agosto, mula 8 ng umaga hanggang 12 ng tanghali sa Chapel of Reconciliation. Mangyaring makipag-ugnayan sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, ngayong araw ay 23 ng buwan, araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Santo Padre Pio. Ang oras ng healing liturgy at healing mass na may pagagawad ng langis ay sa ganap na 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 20 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos, Amang makapangyarihan, upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon. Sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong turuan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para na ang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Bago po ang final na pagbabasbas, salamat sa Diyos sa lahat ng mga volunteers at ministriya na nag-serve ngayon at sa lahat ng dumalo sa ating banal na misa. Ang hamon ng ating Panginoon, pagnilayan ang mga commandments, mga alituntunin at batas. At sundin ito hindi dahil takot. Sundin ito para lalong maging mabuti at banal at maging daluyan ng buhay, pag-asa at grasya sa iba. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At basbasan kayo ng mapagmahal na Panginoon ang buo niyong pamilya sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, hindi po rito natatapos ang misa. Ipagpapatuloy natin ito sa pagsunod natin ng alituntunin ng Diyos para mabuhay ang ating kapwa.
Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.